guys, for today's video, ayan, wala lang, may kukwento lang ako. May nakikita kasi ako guys about OFW na 30 years siya sa Singapore. And sad to say, wala talaga siyang naipundar, wala siyang naipon, wala natira para sa sarili niya kasi nga puro bigay siya. So yun, ang mensahe niya para sa lahat, sa ating mga OFW na nandito pa kayo nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag daw tayo puro bigay ng bigay. Kasi pagdating daw yung panahon na tayo mawalan, tayo sigurado kung alagaan pa tayo nila. Example na lang, tulad nung nangyari sa akin. For 11 years kung naging OFW, ngayon lang ako naka-realize na kailangan kong magtira para sa sarili ko. Ngayon ko lang na-realize na kailangan ko pala ding mag-focus para sa magiging bukas at kinabukasan ko. Kasi nga, noong dati kasi, noong mga first punta ko dito, 3 years ako dito sa ibang bansa bago ako nagbakasyon. So sa 3 years na yon, wala talaga akong naipon. Yung dala kong pera pa uwi ng Pilipinas is 2 months na sahod ko. Yun lang yung dala ko sa Pilipinas kasi nga puro ako bigay. Yung mga patid ko doon nakatira sa bahay, dalawang pamilya yon doon nakatira. From pamamanhikan to panganak to pa-ospital to birthdays, sagot ko, nandun sila. Kasi pag hindi mo binigyan, ang tawag sa'yo, mayabang ka na. Pag hindi mo binigyan, ang tawag sa'yo. So, ayan guys. Narealize ko, nung 3 years na yon, kasi nga ako kasi noon, inisip ko, ako yung may trabaho, ako yung magbibigay. Yun yung nasa isip ko noon. Tapos, may times noon, na birthday ng anak kong lalaki. Tapos, sabi ko, hindi ako maghahanda. Magpapadala lang ako ng pang-allowance nila, which is pinadala ko yung pang-allowance nila. Binawasan ko kasi hindi nga ako maghanda nung time na yon. Tapos, tinabi ko yung ibang pera kasi nga gusto ko makaipon ako buwan-buwan, ganyan. Tinabi ko, wala pa kasi akong bank account noon, hindi pa ako naka-open ng sarili kong account para doon ako maghulog ng savings. So, hawak ko in cash yung pera na sahod ko. Tapos, dinawagan nila ako. Instead na kumustahin nila ako nung time na yun, nagalit sila sa akin kasi bakit daw ang liit ng pinadala ko, ganito, ganyan, ang dami nilang sinasabi. Samantalang ginagawa na nilang obligasyon na pati sila buhayin ko. Eh, may pamilya din naman sila, may mga anak sila, may mga anak ko. Ayan, nung time na yun, umiiyak lang ako, hindi ako lumalaban. Ilang years yun, for 11 years, ngayon lang ako natauhan na talagang kahit anong mangyari, ito na yun, final na yun. Desisyon ko na to, hindi na ako magpapadala o magpapauto. Magkanya-kanya tayong buhay, magkanya-kanya tayong sikap. Kasi kahit naman anong gawin ko, kahit ibigay ko lahat, hindi nyo ma-appreciate. Kasi wala kang nun. Wala kayong pag-a-appreciate sa tao na nag-effort para sa inyo. Nag-effort ka na magbayad sa panganak ng mga anak nila. Nag-effort ka na magbigay ng regalo or kahit panghanda ng konti sa birthdays nila. Nag-effort ka na i-surprise sila na paipapadeliver ka. Nag-effort ka na bawat bagahe mo na balikbayans meron sila lahat, nag-effort ka. Tapos pag may ano, nag-effort ka para bigyan yung mga pamangkin mo. But the end of the day, pag may nagawa kang hindi nila nagustuhan, masamang tao ka na nun. Yun. So blessed tayong mga OFW ngayon na hindi pa hulihang lahat, malakas pa tayo, kaya pa nating mag-ipon, kaya pa nating magtrabaho, kaya pa nating magtagal dito. Blessed tayo ngayon kasi alam nyo kung bakit. Kasi kaya pa nating baguhin yung sitwasyon noon na puro ka lang bigay ng bigay, tapos pagdating sa sarili mo, wala ka na. Kasi yun ako noon eh. Tapos nung nagdesisyon ako sa sarili ko na para sa sarili ko, magbubukod na ako, may sarili na akong pamilya, focus yung ano sa mga anak ko at sa akin. Wala, nagkagulo na lahat. Tapos sinabi ko sa kanila yung mga burdens na nandito sa puso ko. Masama ka na noon. Yung pagiging totoo mo sa kanila, masama ka na. Diba? Yung pagiging honest mo sa kanila, gusto mong i-open sa kanila kung gaano kabigat yung puso mo, yung nararamdaman mo, masama ka na nun. Kaya, guys, kung isa ka mang OFW ngayon, nako, hindi sa madamo tayo, hindi sa masama tayong tao, pero isipin din natin ang kinabukasan natin. Paano kung bukas, hindi ka na malakas? Saan ka kukuha ng pera para magpalakas ka ulit? Saan kukuha ng pera para pangkain mo? You don't even know kung alagaan ka ba nila, kung papakainin ka ba nila. Although, pamilya natin sila. Kasi minahal natin yun eh, pamilya natin yun. But, we don't even know kung mahalin ba tayo nila pabalik, alagaan ba tayo nila pabalik. Alam naman natin na hindi masamang, hindi,
hindi masama ang magbigay. Pero napapasama lang kasi hanggat bigay tayo ng bigay, inaabuso tayo eh. Diba? Yung buhay natin bilang OFW, tulad ko for example, anim yung alaga ko. Tapos minsan pag may pasok yung tulog ko, pinakahaba na yung 4 hours kasi matutulog kami ng alaga ko nasa 12 or 11 a.m. Gigising ako ng 5:30 kasi nga papasok yung mga bata ng 6. Gawa ko ng almusal, maglinis ako ng bahay, makaidlip ako ng konti, gising na naman ako kasi magluluto ako ng tanghalian. Tapos after that, maglalaba ako, magpa-plansya ako, handa ko na naman yung hapunan. So ang dami kong gawa pagpasukan, halos wala akong pahinga. Mataba lang tignan yung, mataba lang ako, hindi lang sa paningin, mataba talaga ako. Kasi nga hindi ko pinapabayaan yung sarili ko sa pagkain kasi yung boss ko, blessed din ako kasi mabait sila sa akin sa pagkain, hindi nila ako tinitipid. Talagang binibigay nila sa akin kung ano yung gusto kong kainin hanggat kaya nila. So guys, napaiyak ako nung napanood ko yung video na yon. Kasi sa akin kasi, kaya ako naging rebelde sa magulang ko ngayon as OFW ako. Kasi inopen ko sa kanila yung burden sa puso ko. Ang nangyari kasi, hindi sila naniniwala, nagiging sinungaling ako sa kanila. Tapos hindi ako pinagtanggol ng nanay ko, hindi ako pinagtanggol ng mga kapatid ko. Nagtulong-tulungan sila lahat. So parang na-realize ko, at the end of the day, kahit gaano kalaki yung sakripisyo mo para sa pamilya mo, hindi sila kakampi sa'yo. Hindi naman lahat. Pero meron talagang ganyan. So hintayin mo pa ba na mangyari yung sa'yo? Kaya for me kasi, maswerte ako kahit papano, medyo malakas pa yung katawan ko. Kung ibibless pa ako ng todo ni Lord, lalakas pa ako ng ilang taon pa, how many years pa, makaipon pa ako para sa sarili ko, maipundar ko pa yung gusto ko maipundar para sa akin at para sa pamilya ko ngayon. So maswerte tayo kasi kahit papano may mga pangyayari tayong nakukunan ng aral tulad ng video ni nanay na 30 years siya sa Singapore. For 30 years na yon, wala siyang kasi nga puro bigay sa pamilya. 'Di ba? 'Yun yung nangyari sa atin eh. Yung pamilya kasi natin sa Pinas, iniisip nila pag abroad ka, ang dami mo ng pera. Pag abroad ka, hindi ka mawawala ng pera, 'di ba? 'Yun yung iniisip nila. Tsaka awareness din sa mga OFW, baka mabiktima kayo na tulad ko. Ako kasi, nagkagulo-gulo yung buhay ko. Nagkautang-utang ako dahil naluko ako. Nagkautang-utang ako dahil naniwala ako. Yan, maging aware tayo na pag may tataong nangliligaw sa atin, isipin nyo talaga, pag mahal kayo ng tao, hindi manghihingi ng kung ano-anong luho yan. Yan, kaya kung may boyfriend ka ngayon, kung may kunyaring naka-I love you sa'yo ngayon, OFW ka man, pag nanghihingi yan ng kung ano-ano sa'yo, naku, di ka mahal niyan. Kasi kung totoong mahal ka niyan, isasabihin yan sa'yo na huwag yan, mag-ipon ka. Kasi pag uwi mo, para may maano ka pa sa sarili mo, so, gawin mo na lang yan pag nandito ka, yung magsasama na tayo. Pero pag nandyan ka pa sa malayo, tapos hingi ng hingi ng kung ano-ano sa'yo, hindi ka mahal niyan. Ginagamit ka lang yan. Awareness din yan. Kasi yun yung nangyari sa akin for many years na until now, nagsasuffer pa ako. Kaya guys, kung isa kang OFW na nanonood ka ngayon, huwag kang maging bulag at tanga sa pag-ibig. Okay lang naman umibig, pero iwasan nating maging tanga at bulag-bulagan. Yun. Basta yun guys, kung isa kang OFW, magtira ka para sa sarili mo. Huwag kang humawak ng cash na hawak mo talaga. Kasi tayo kasing mga OFW, nasa ano na kasi natin na naaawa tayo, lalo pag sahod natin tapos may natira tayong pera. Hawak natin yung pera, tapos magdadrama na ganito ganyan, ganito ganon. Talagang makapagpadala tayo kasi hawak natin yung pera. So isang technique guys, isang ano natin, dapat meron kayong savings. Mag-open kayo ng sarili yung bank account na yun, may savings kayo. Kahit paunti-unti, hulugan nyo yun buwan-buwan. Huwag kayong pumayag sa isang buwan na lalagpas yun na wala kayong mahulog. Kasi kahit papano, kahit naubos man yung malaking kinita mo, at it's kahit papano may naitabi ka na konti para sa sarili mo. Kasi pagdating ng panahon, makukuha mo din yun. Kahit kalimutan mo yun kada buwan na may savings pala ako. Basta kahit papano, meron kang natira para sa sarili mo, huwag mong ibigay lahat. Huwag mong ibigay lahat. Hindi masama ang maghindi. Hindi masama ang magsabing, wala ako ngayon. Hindi masama ang tumanggi.
Lalo na pag alam mo sa sarili mo na wala ka namang sobra-sobra, 'di ba? Dati kasi ganyan ako eh, na sobrang kahit nangutang pa ako nang nangutang, sige, bigay nang bigay, bigay nang bigay. At the end of the day, ang pangit na mga sinasabi sa akin, ang sama na mga sinasabi sa akin, ni wala kang pasasalamat na nakukuha. Tinanggihan mo lang kasi gusto mo ng ganitong buhay, gusto mo ng ganyan, may pangarap ka sa buhay mo, may gusto kang makamit, masamang tao ka na nun. Kaya guys, please lang, kung sino ka mang makapanood dito, magtira ka para sa sarili mo, magtira ka para sa kinabukasan mo, magtira ka para bukas. Huwag yung puro ngayon lang. Huwag mong isipin na, okay lang, bigay ako ng ngayon, bigay ako bukas, bigay ako sunod kasi may trabaho naman ako, may kita naman ako buwan-buwan, may sahod naman ako, malaki naman kinikita ako. Naku, huwag yan guys. Huwag yan. Kasi pagdating ng panahon, dun mo marirealize na noon bigay ako ng bigay pero ngayon wala nang lumilingon. Diba? Maswerte lang tayo if ever na may mag-aalaga talaga sa atin. Pero sa dami kong nakikita sa video na nagsisisi kung bakit gano'n ang ginawa nila, parang napapaisip ako, tama. Tama yung ginawa ko na tumanggi. Tama yung ginawa ko na magbukod. Yung mag-ano ng sarili ko. Yung mahalin ko yung sarili ko at mag-focus ako sa future ko at sa future ng pamilya ko ngayon. Kasi kung mag-stay ako doon sa moment na yon at sa buhay na yon na gano'n lang, kahit pa siguro tumanda ako dito, wala akong marating. Kahit na tumanda pa siguro ako dito, ganun pa rin yung estado. Nung pag-uwi ko, walang damit yung mga anak ko. Nag-uwi ko, ni chinelas wala. Pag-uwi ko, wala akong makita na kung anong-ano. Kasi wala eh. Kahit malaki o maliit yung pinadala mo, kahit malaki o maliit yung ibibigay mo, may reklamo pa rin yung mga kamag-anak natin sa Pinas. Tama yun. Totoo yun. Kahit anong bigay mo, kahit anong bigay mo, may reklamo pa rin sila. Pero hindi nila iniisip paano mo kinita yan. Anong hirap na dinanas mo yan para sahurin mo yan sa loob ng isang buwan. Diba? Di ang alam lang nila, malaki sahod mo. Pero hindi nila alam kung anong hirap mo sa trabaho. Diba? Yung wala kang tulog, kahit ang sakit ng ulo mo, nasusuka ka, na nahihilo ka, nilalagnat ka, talagang bumabangon ka para gampanan yung trabaho mo. Pero ang iniisip nila is yan, malaki ang kita mo, nasaan yung pera mo, malaki yung kita mo, ba't ayong magbigay, ba't ang damot mo na, ang sama ng ugali mo, yung mayabang ka na, nag-iiba ka na. Yan yung mga moment ng mga tao sa Pinas eh. Ganyan yung mga sinasabi nila. Kaya guys, kahit tawagin tayong madamot ngayon, ah, bahala kayo dyan. Basta ako magtitira ako para sa sarili ko. Hindi ako puro bigay ng bigay kasi ayokong maranasan yung naranasan ni nanay. Na pagdating ng panahon ni wala na siyang makuha, wala na siyang maidukot kasi nga puro siya bigay. Pagdating ng panahon, kinawawa lang siya sa panahon na hindi niya na kailangan, hindi na niya kaya magtrabaho, sa panahon na kailangan niya ng kasangga, sa panahon na kailangan niya may masasandalan siyang tinatawag na pamilya pero wala. Kaya guys, ito lang, please, maawa ka sa sarili mo. Hindi masama ang magdamot, hindi masama ang magtira ka para sa sarili mo. Mas masama yung puro ka bigay ng bigay tapos pagdating ng panahon, wala ka nang natira para sa'yo. Hindi ko naman sinasabi magdamot ka. Magdamot ka ng magdamot. I mean, magtira ka para sa sarili mo. Kasi ang hirap ng buhay sa ibang bansa. Yung matulog tayo na nag-iisa. Yung nagkakasakit tayo na nag-iisa. Ang sakit ng katawan natin, gusto tayo magpahilot, hindi natin magawa kasi tayo lang mag-isa. Yung kahit sobrang pagod mo, kahit sobrang ang ano ng katawan mo na parang may moment kasi na parang ayaw mong bumangon kasi nainghilo ka, ayaw mong bumangon, ang sama talaga ng pakiramdam mo, nilalamig ka. May moment na ganyan as OFW kasi ramdam ko, kasi ranas ko yan. Tapos wala kang magawa, hindi babangon ka talaga kasi may trabaho kang gagampanan. Ang hirap guys. Kaya mahalin nyo yung sarili nyo, mag-focus kayo kung ano yung gusto nyo kinabukasan. Mag-focus kayo sa future nyo. May goals kayong isiset. Pagdating ng 3 years, anong gagawin ko? Kasi yun yung siniset ko ngayon. Na dapat pagdating ng 3 years, may nakikita na ako kung ano yung pinaghirapan ko. Ayoko nang itulad noon na umabot ako ng ilang taon na wala akong makikita. Wala akong makikita, wala akong maramdaman na pagmamahal, wala akong maramdaman na appreciation. Wala lahat. Kasi ang hinahangad lang ay pera. Diba? Aminin na natin, yung pamilya natin sa Pinas, o yung mga tao sa Pinas, umaasa sa atin kasi alam nila malaki sahod natin.
nagmumukha silang pera, ng pera, ng pera. Hindi masama yung tumanggi tayo paminsan-minsan. Huwag mong ubusin, guys. Huwag mong ubusin. Kasi pagdating ng panahon, believe me, kawawa ka. Kaya mas mabuti, magtira ka talaga pa sa sarili mo. Kaya yun lang, guys, for today's video. Hopefully na may natutunan tayo. Marami tayong pangyayari sa buhay na akala natin hindi totoo. Pero nangyayari talaga yun, guys. Yeah, please lang, kung sino ka man, magtira ka para sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Magtira ka para sa bukas. Huwag mong ubusin para sa ngayon.